So po, magandang araw mga ka-DDS. Welcome back to my DDS Forever channel. Usapan po natin yung interview ni Pastor Apollo Pibuloy kay Robin Padilla tungkol sa kahalagahan ng federalismo from unitary form of government to federal system. Yan po, pinaliwanag ng napakalinaw ni Robin Padilla at na-amaze po ako after ng 10 minutes, 15 minutes na pagpapaliwanag. Hindi po siya ganong marunong mag-English pero naipaliwanag po niya ng napakaigi. Kaya ito po, panoorin po natin. Yung pinupus mo na federalismo na pinangunahan nga ng ating Pangulo nung siya kumakampanya o before pa siya kumampanya, nung siya naglilibot sa buong Pilipinas, ay yun na ang kanyang sinasabing maging kalutasan ng ating pagkakabahabahagi at mga problema na nakasenter lahat sa isang center of government na tinatawag nating Imperial Manila. So, nasabi mo na walang makapagbibigay ng change, isang political reform sa ating bansa maliban kung mapalitan ang ating form of government. So, sa tingin mo, malulutas ng federalismo ang mga problema ng bansa sa kasalukuyan. Ayon sa ibang mga kritiko, mas lalo pang yayaman ang mga mayayaman na rehiyon at lalo pang maghihirap ang mga mahirap na rehiyon kung may papatupad daw ang ganitong klaseng pamahalaan. So ano ang masasabi mo sa kanila? Yan po ay kalayaan po nilang sabihin yan. Pero pagkatiningnan po natin kasi ang kasaysayan, yung kanilang pinagmamalaki na ito po tayo kasi ngayon, nasa unitary presidential form of government po tayo. Kung alam po nyo, ang pinaka-lesson unang-una, mga mahal kong kababayan, ay yung sinabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kailangan huwag nating kalimutan tingnan kung saan tayo nang galing para mas maintindihan natin kung anong nangyayari sa ngayon. Hindi po pwede na makikinig lang tayo dito sa mga magagaling sa ngayon nang hindi natin titingnan ang nakalipas. Ito po yan. 1899 ng unang itinatag ang sinasabi po nating unitary form of government. Yeah. At ito po ay itinatag ni Aguinaldo. Sumunod po, nung nakuha natin ang independensya noong 1946, tayo po ay naging unitary presidential form of government. Ito na lang po ang pinakamadaling pag-i-explica. Ang $1 po nun ay 2 pesos. So, 1:2. Eh, kung tunay pong maganda ang unitary presidential form of government, bakit po ngayon ay 50 ang $1? 52 na. Oh, so 52. So ibig pong sabihin, economically speaking, doon na lang po, wag na po tayong pumunta pa sa strategical o military o ano. Doon na lang, economically speaking, mga mahal kong kababayan, yung bang sinabi nitong mga taong ito, nakatulong ba sa atin ang unitary form of government na isa lang ang SIGA at ang SIGA ay Imperial Manila na magdidesisyon sa lahat ng kayamanan ng Pilipinas? Nakukunin niya ang kayamanan ng Mindanao, Visayas, dadalhin niya lang Luzon. Pagdating sa Luzon, sila ang magdidesisyon kung ano yung ibibigay niyang era dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para pong yatang mali. Kahit saan po nating tingnan. Kahit po yung money trail. Sa money trail na lang po, napag-usapan na po natin, economically speaking, mali na. Kasi from 2 pesos, naging 52 pesos. Difference of 50 pesos. Ngayon po, pag-usapan po natin yung money trail lang pera. Dinala doon. Doon po sa pagdala ng pera papuntang Maynila, nagkaroon na ng corruption yun. Pagbalik ng pera, pabalik doon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, corruption, another form of corruption na naman po yun, yung pagdating ng pera. Ang kasabihan nga po ng ating mga kababayan sa malayong lugar, yung trosong budget pagdating sa kanila, toothpick na. Tama.
Paano natin sasabihin po na yung unitary form of government ay yun ang tama? Katulad po halimbawa lang, Pastor, nung bagyo. Nung bagyo po, nung huling bagyo na nasa Southern Leyte ako. 15 days na po ang nakalipas. Ang December 15, dumating ang bagyo. Dumating po ako sa kanila, December 29. Pagdating ko doon, ako'y na-shock. Sapagkat wala pang nangyayaring paglilinis, wala, ang mga bubong, wasak-wasak pa, ang mga puno, nakabagsak pa lahat. Tinanong ko yung mga tao po. Sabi ko, bakit po kayo hindi pa naglilinis? Ano po ang inaantay po natin? Ah, hindi, kasi inaantay namin yung national government. No. Bakit po natin kailangan antayin ang national government? Ba't di na po tayo maglinis? Naku, hindi pwede. Kasi kailangan silang dumating dito at sila'y magdeklara ng state of calamity. My goodness gracious! 15 days na! Yun po yung sinasabi natin. Kailangan pa pala natin antayin yung mga taga-Maynila na pumunta ron at sila ang magsabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Eh, teritoryo natin yan. Sino ba ang unang nakakaalam ng dapat gawin? Taga-Maynila o tayo? Nung sinabi ko po yun, Pastor, dali-dali. Linisan na sila. Picture na lang. Pwede na sa picture to. Pinicture na lang nila. Ano po eh, ganun po talaga eh. Kailangan po talaga ibahin na. Ibahin. Isipin niyo po, Pastor, geographically speaking, kasi tapos na po tayo economically. Yes, ito naman po, geographically, tayo po ay hiwa-hiwalay na isla. Tayo ay may iba't ibang tradisyon, kultura, salita. So, paano tayo sasabihin na pwede tayong magsama-sama ng iisa ang batas natin? Hindi po pwede. Kailangan ang batas natin nag-a-adjust kung ano ang culture, tradition, kapaligiran. Eh, hindi naman po pwede siguro. Katulad na limbawa, kung ikaw ay taga-Maynila, wala ka namang malapit na dagat doon. Ibig mo sabihin, yung batas mo dyan, paparehas yan. So, nandun sa taga-dagat. Hindi po pwede eh, kahit saan nating tingnan eh. Kailangan ang local na batas nila. Kasi pag federal po tayo, mga mahal kong kababayan, magkakaroon kayong ng karapatan na gumawa ng mga batas diyan sa estado ninyo na naayon. Opo, sa inyong kultura at tradisyon. Yun po yung mga plus eh. Paano sasabihin nilang mas yayaman yung mga tao? Eh doon nga natin malalaman kung sino yung magaling na leader at hindi magaling na leader. Sa ngayon po kasi, turuan eh, Pastor. Kasabihin nila, hindi tayo kasi umaasenso kasi itong national, hindi tayo sinusuportahan. Turuan. At bago matapos yung turuan, iba na po yung issue. So hindi na na-resolve yung issue. Hindi po kagaya ng federalismo sa iksi. Napaka-iksi ng mga taong pwede mong sisihin, alam mo na kagad kung sino ang effective na leader. Kasi kapag sa federalismo, hindi ka umasenso, ibig sabihin, palpak yan leader natin. Yes, tama. At paano naman nila sasabihin na masihirap yung mahirap? Eh parang may magulang lang po yan. Halimbawa, may magulang ka. Kapag nakita mo yung ibang anak mo, na maayos naman. Katulad ng Davao City, maayos na ang Davao. Number 8 po tayong richest. Nakita mo naman ng Cebu, maayos naman ng Cebu. Number 1 richest ang Cebu. Nakita mo naman ng General Santos, nakita mo naman ng iba pang lugar. Hindi mo na sa kailangan intindihin. Ang iintindihin na lang ng magulang, yung mga anak niya, na hindi pa masyadong makatayo sa sariling paha. Hindi naman kailangan yung magulang, pati naman yung progresibo na, iintindihin mo pa. Nonsense. Dapat ang iintindihin na lang ng magulang, yung mga probinsya, mga lalawigan, na hindi pa makatayo. Parang ganun po ang federalism. At matutulungan din ng sinasabi nilang medyo walang kakayanan na estado o state ng isang federalismo, ang kanilang sarili na sila'y tumayo. For example, Barm, isa yan sa pinaka-pobre na estado natin dito kung titingnan natin ang mga probinsya natin. Ano? Bakit ngayon nagka-Barm tayo dyan na sarili nilang mga kakayanan ang ginagawa nila? Bakit nagiging progresibo sila?
napakaganda ng kanilang pagtatayo sapagkat nagkakaroon silang initiative na tumayo para sa kanilang sarili. Kaya yung sinabi mo kaninang lahat na nandoon ng desisyon, eh magiging tamad nga dito. Walang gagawin. Kasi nandoon-doon lahat ang desisyon. Tama yun. You incline yourself on being a revolutionary, sinabi mo. Mas revolutionary ka than a politician. Paano mong may distinguish itong dalawa? Mababasa natin sa mga posters mo, revolutionary yung pagbabago para sa responsabling Pilipino. Ano ang ibig mong sabihin dito? Ang Pilipinas po kasi, historically, tayo po ang may pinakamakulay na kasaysayan sapagkat tayo po ay biktima ng mga dayuhang mananakop. Tama. Opo. Ano nga po yan eh? Kapag tinignan po natin magmula sa India, sabi nga nung maraming tao, sinakop ba tayo ng India? Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kayo kasi hindi kayo nagbabasa. Ang alam lang yung nanakop, Espanyol lang eh. Di ba? Kailangan, kaya nga po, di ba, sa mga, yung ating pong, yung pinaka luma nating salita, di ba po? Yung baybayin, form yan ng parang malapit yan eh, sa Indian eh. No? So sinasabi ko, tayo ay, talagang produkto tayo ng tuloy-tuloy na revolution. Na hindi naman tayo pumapayag po eh, na nasasakop tayo. Tayong lahi natin, napakatapang nitong lahi nito. Ang naging problema lang, nung nakuha natin, ang kalayaan natin nung 1897, huminto tayo. Kung kailan kalahi na natin, kakulay na natin, ang tumatayo, na-stack up tayo. Bakit? Kasi hindi tayo naging responsable. We forgot. English yun, pastor, ha? Mo, one lang yun, pero English yun. Kaya yung mga nagsasabi, hindi ako marunong mag-English. You're lying. Sana naman naintindihan natin mga ka-DDS. Kaya iboto po natin straight yung unity from BBM to Sara, pati po yung 12 senador, kasama na po dyan si Robin Padilla. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel, pakipindot na lang po ang subscribe button, like, share and follow, pati na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo sa aking mga latest video. Sa pong magandang araw at maraming pong salamat.